Yo, kumusta mga ka-tekno? Ako po si Paul Gutierrez and you're watching... Eto na siguro yung pinakamalaking cooler na nakita ko sa buong buhay ko. Actually, pang tablet lang to, pero susubukan natin mamaya sa cellphone ko. So, meron akong case dito na may aluminum plate. Mamaya susubukan natin yan. So, i-unbox na natin. Sa box, meron tayong green box dito. Sa paningin ko, para siyang razor, parang ganun. So, check natin yung laman ng box. Meron tayong protective film dito para hindi magasgasan yung phone natin paglagay ng plate. Then, meron tayong plate dito na magnetic plate. If ever na hindi magnetic yung tablet natin, ito yung lalagay natin. So, 3M ang nakalagay dito. Madikit to. Tapos, meron tayong Type-C to USB cable. At sobrang kapal nito. Yan, makapal siya. Kasi ang wattage ng cooler nito is 27 watts. So, ang kailangan yung charger is 27 watts pataas. Kapag below nun, medyo mahina yung cooler natin. At meron din tayong manual dito. At last... yung cooler natin. Yan. Sobrang laki. Grabe. Yan. Magnetic cooler to. May honeycomb pa dito. Oh. Ang cute. Yan. Kung nakikita nyo. Honeycomb style. Pero yung honeycomb na yan is metal siya. Dito made of plastic pero matibay na plastic. Tapos may digital display tayo dito. Sa baba naman, meron tayong power button dito. Meron siyang 1, 2, para sa overclocking. Kung gaano kalakas yung fan dito. Yan, meron tayong ganun. Tapos, meron tayong Type-C port. Sa likod naman, medyo metal to. Tapos, dito yung magnetic natin. Yan, medyo metal siya. Or metal talaga siya. Yung iba kasi parang rubber, diba? Bali, ito yung phone cooler natin ng Black Shark. Yan, phone cooler natin. Ito yung sa tablet ng Blackstone. So, yan. Kita nyo ba yung comparison? Kung gaano siya kaliit. Tignan nyo. Siguro mga dalawa o tatlo nito. O 2.5, mga ganun. Sobrang liit nitong cooler na to. Ito. Ito, sobrang laki naman. Yan. Grabe. Dambuhala. Yan. Para siyang razor talaga. Sa gilid naman, yung blue, dyan lumalabas yung init para lumabig nga to. Tapos yung fan, sobrang laki din ng fan. Nakikita nyo. At may RGB rin to, mamaya papakita ko sa inyo. Wala akong tablet, pero subukan natin sa phone mamaya. Meron ako dito na 67 watts sa charger, so pwede na to. Saksak na natin. Pag saksak natin at wala pa siyang display, ilagay na natin sa number 1. So, check nyo to kung gaano siya kabilis. Na 17, 16, 14, yan, sobrang bilis. Yan, 11 degrees Celsius. Ganun siya kabilis. Number 1 pa lang yan. Hindi pa siya nag-overclock. Normal na power pa lang yan. At may kalakasan yung fan. Nasa 145 grams lang to. Hindi siya ganun kabikatan. Hindi naman siya nakakangawit. Sinubukan ko sa phone ko nakaraan. Hindi naman siya nakakangawit. Yun nga lang, bulky talaga siya. Sa likod. Nag-voice. Yan, indication na. Meron tayong effective na cooler dito. So, maglalaro lang to sa number 3. Pag negative, actually nag-negative to, pero hindi lalabas yung indicator dito kapag nag-negative siya. Ayun yung RGB niya, nag-blink. Kita nyo yung RGB. So, kung makikita yung RGB, ayun no. Nag-blink at paiba-iba yung yan. No, stig. Lalo na kapag madilib, medyo maliwanag kasi sa pag-shoot ko. Yan, number 1. Kapag negative to, 0-0 lang siya. Hindi siya mag-minus dito. So, papakita ko sa inyo paano siya negative. So, nasa number 1 na tayo. Ang bilis, wala pa siyang 1 minuto o 2 minuto. Ganyan yung temperature niya. So, itest naman natin yung overclocking na number 2. O, off muna natin to. Kapag lapag ng phone na to, o kapag lapag ng tablet, kapag mainit yung tablet nyo, hindi mag-moist ng ganito to. At huwag kayong matakot na mag-moist yung phone nyo kasi hindi naman papasukan ng tubig yon. Depende na lang kung naka-open yung back panel nyo o removable yung battery nyo. Pero kapag naka-close naman, hindi papasukan ng tubig. Dahil walang condensation na nangyayari dun sa loob. Ngayon naman, subukan natin yung number 2. Lagay natin sa number 2 agad. Ayan. May button dyan, 1 and 2. Ito yung 1. Tsaka 2. Maramdaman mo naman yan dito. So, nilagay ko na. Saksak na natin. 17. 13. 12.
9, 8, 7. Yan. Diba? Ang bilis, diba? Number 4 na agad. Wala pang 1 minuto. Grabe. 3. Parang same lang siya din sa kanina. Pero mas malakas yung fan nito kumpara mo dun sa isa. Yan. Kung mapapansin nyo, 0-0 siya. Ibig sabihin, nasa negative point na tayo. Ngayon, para malaman natin kung ilang temperature siyang pumapalo, check natin yung likod. So, nasa negative point 2 na tayo. Ayun, oh. Grabe, no? Oh, so, pan-tablet lang to, pero subukan natin sa phone kung papalag siya. Actually, sinubukan ko na to. Kung meron kayong ganito, yan. Kung gusto nyo malakas talaga na cooler, pwede to. Yan, didikit mo lang. Didikit naman siya. Yun nga lang, hindi siya masyadong makapit kasi iba nga yung bilog nito. Unlike kapag nilagay natin to, yan, so sobra naman siya. Pero pwede din naman sa phone. Kaya sobra siya. Hindi naman siya ganun ka mahulog talaga. Alayin lang natin kung gusto nyo mapalamig talaga yung phone nyo. So, ganyan yung mangyayari. Hawakan nyo to. Sobrang mahangin siya dito. Tapos mahangin din dito. Yan. Ganito yung magiging itsura niya kapag naglalaro tayo. Tataas yan kasi nakalapat na siya dito. Possible na mag-moist to kasi sobrang lakas niya talaga. Pero kapag sobrang init ng panahon, kailangan natin ng ganitong cooler. Lalo na kapag summer. Pwede to actually. So, ginagawa ko kahit may case. Yan. Ganyan. Dahil meron naman tayong aluminum plate dito na direct dun sa phone. Dun sa Mobile Legends ko, 40 to 35 degrees Celsius natapos ko yung laro ko. Siguro nilagay ko yung phone cooler ko ng 8 minutes. Nung natapos yung laro ko, humatak lang siya ng 35 degrees Celsius. So, kalagitna ng 8 minutes to 15 minutes, lumalamig na siya. At mabilis talaga. Hindi masira yung phone natin dito kasi hindi naman pumapasok yung moisture dito sa phone. Dahil sarado nga siya. Walang condensation dun sa loob. So, ito yung Plexton EX3. Hindi ko yata nasabi kanina. Yun. Meron tayong Plexton EX3 dito. Sobrang lamig nito actually. Nasa 900 pesos lang to. Pero minsan may discount pa yun eh. At nag-sale pa sila. May nakita ako before 700. So, ilalagay ko yung link sa description. Pwede nyong gamitin to kapag yung case nyo may magnetic support siya. O may magnetic plate siya. Pero kapag yung ilalagay mo malaki, hindi siya pwede. Sobrang lalampas. Pero kayo kung gusto nyo ilagay, pwede naman. Pwede nyo rin hawakan kasi madali naman siyang hawakan, di ba? Pero advice ko kapag magnetic plate, pwede naman siya. Yun. Yun. Nasa zero na siya. Sobrang lakas. Yan, one, nag-one siya. Kasi kapag nilagay ko siya dito, mag-iiba yung temperature niya kasi nakalapat siya. So, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. At pwede pang magpalamig siguro ng tubig to. Oo, siguro pwede pa magpalamig ng tubig. So, thank you sana nag-enjoy kayo sa video ito at magkita tayo sa mga next videos natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share at kung ano pa. Bahala na kayo. So, once again, this is Paul.